Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang pamilya ni na dating kadre ka Eric Celis at dating NTFL-CAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy para sa kanilang kalayaan mula sa detention facility ng Kamara matapos silang i-contempt sa pagdinig. Tunay pong makapangyarihan ng Kongreso. Tunay po na meron silang kapangyarihan magpa-aresto na wala pong indefinite period of time. Pero meron pong mas makapangyarihan sa mga congressman at congresswomen. Yan po ang saligang batas. Naghain noong Lunes ng petisyon sa Korte Suprema ang mag-asawa ng Sunshine Media Network International, SMNI, broadcasters na sina Lorraine Bedoy at Jeffrey Celis na kumukwestiyon sa kanilang pagkakakulong sa House of Representatives matapos silang eyesight in contempt noong ikalima ng Disyembre, sinamahan ni dating presidential spokesperson Harry Roque Jr., sina Rog Ilde Celis at Walter Partosa, mga asawa ng SMNI broadcasters na sina Celis at Bedoy. Ayon sa pagkakasunod, sa pag-apply para sa writ of habeas corpus, ang habeas corpus writ ay isang pagpapalabas ng korte na humihiling sa isang opisyal na iharap ang isang detenido sa harap ng nag-issue na hukuman at patunayan ang bisa ng kanilang pagkakakulong. Sinabi ni Roque na ang demanda ay humiling sa korte upang magdesisyon kung ang dalawang broadcasters ay sakop ng SOTO law na nagpoprotekta sa mga source ng mga mamamahayag. Pinangalan ng respondent ay ang House of Committee on Legislative Franchises. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, ito. Magandang balita sa kalagayan ni Ka Eric at Doc Badoy. Medyo nabahag na ang buntot ng Kamara. Bakit? Nag-file na ng petition for habeas corpus ang SMNI through Attorney Harry Roque sa Supreme Court. At yung house hearing kahapon sa cancellation ng franchise ng SMNI, napag-usapan yan. At lumalabas na parang gusto nilang i-atras muna ang petition for habeas corpus bago nila desisyonan yung appeal, kasi may personal appeal si Ka Eric na kung pwede palayain siya. So, panoorin muna natin ito. Salamat kay Jojo D. Guzman, sinummarize niya para mas maintindihan natin ang pangyayari sa Kamara. Pwede bang i-contempt ang isang mamamahayag kung ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa SOTO law? So ang re-resolve ba ng hukuman dito ay mas makapangyarihan ba ang Kongreso ng bumuo ng SOTO law na nagsasabi na hindi po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na i-reveal ang kanilang sources kung ito po ay itatanong sa congressional hearing? So ang tanong, mas makapangyarihan ba ang Kongreso kesa doon sa batas na pinuo nila, no? At pangatlo, syempre, ay pwede bang magpakulong ang Kongreso ng walang due process? Dahil nakita nyo naman po, si Lorraine Badoy pinakulong dahil ang sagot niya, minsan oo, minsan hindi. Pero ang tanong, merong bang advertisers ang programa niyong Laban sa Bayan? Dahil po doon sa pagkakaiba ng sagot niya, kung may advertisers o wala, kinulong na siya dahil siya po ay nagsisinungaling. At ang kasalanan naman po ni Ka Eric, ayaw nga niyang i-reveal ang source niya dahil sa SOTO law. At ang sabi ng mga congressmen, hindi raw po pwedeng i-invoke ang SOTO law sa Kamara de Representante. Mr. Chair, the Honorable Pimentel and the Honorable Abante. Mr. Chair, I suggest that we suspend consideration. Natakot. Entirely deny the subject matter or the request, because although they have already filed cases in the Supreme Court, nako, patay, they can always withdraw the cases filed the court. So tignan po natin kung ano hoong direction nila Celis and ni Badoy. If they really want this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in the Supreme Court before we even start considering the request. Okay, so salamat Attorney Harry Roque at SMNI dahil mabilis nilang action
nandoon na ang petition sa Supreme Court. Hopefully na aksyonan kaagad ito ng Supreme Court at pagdasal po natin na bago mag-Christmas, may favorable decision ang Supreme Court para naman makalabas na si Ka Eric at Doc Badoy para they can spend Christmas with their families. Masakit po ang mag-Christmas ka, ikaw lang mag-isa sa kulungan, malayo ka sa mahal mo sa buhay. Okay. So, yan, narinig nyo si Congressman Pimentel na dapat sana i-reject na nila yung ano eh. I-reject na nila yung appeal ni Ka Eric. Yun, palayain. Kailang disapprove. Parang ganun ang labas sa hearing kahapon. Kailang makita nyo ang tono ni Congressman Pimentel na huwag muna nating desisyonan ang appeal. Nasa kanila yan. Dahil kinasuhan naman tayo sa Supreme Court, they can always withdraw that anytime. So, palagay ko, baka magkaroon ng compromise, sana. Kasi, once na nag-desisyon ang Supreme Court na pumabor doon sa petition na ang Supreme Court magbigay ng utos sa Kamara na i-release nyo yung dalawa, kay Eric and Dr. Badoy, mapapahiya po ang ano, mapapahiya ang Kamara. Yan ang nakikita ko. Kaya, they want to save face. Baka magkaroon na ng backdoor negotiation. Usap-usapan niya. No? Sige. Parang ganito. Ako na yung emisari ng mga congressmen. Punta ako sa SMN, Attorney Roque. Okay. Usapang lalaki. I-withdraw mo yung petition. Once na withdraw, ikuan namin ulit. Pwede na naming palayain si Eric at Baroy. Baka ganun ang mangyari. Sana nga. Napaka pang ilang araw na ba ngayon yung ano? Pang ilang araw na ba yung hunger strike? Pang-anim na o pang-pito? Hindi ko na ano. May nakita po akong picture ni Ka Eric na nakahiga. Na makita mo na mahinang katawan. So I hope na matagalan nila ito. Yung physical, ano. Yung determinasyon. Fighter yan. Dalawa na yan eh. Kailang yung help naman, baka hindi kaya. Kaya, sana, ang solusyon dito nasa mga congressmen. Total, nag-ano naman, yung mga unang hearing, humingi na, nag-apologize na si Ka Eric. Ito, letter. Sinundan ng letter. Nag-apologize na. Humihingi ng kapatoran. So, in the spirit of the Christmas season, sana magipagdasal natin na bago mag-break. Kailan ba ang break? December 13 ata ang break ng ano? Break ng Congress. Nako, pag walang decision by break of Congress, wala na. January 22 na ang opening ng session, doon na lang maaksyonan ang kaso ni Ka Eric at Doc Badoy. Ang pag-asa na lang pala natin is ano, the only hope for Ka Eric and Doc Badoy is yung desisyonan mabilis na desisyon ng ano. I believe, inaano yan dahil may nabasa akong article o may ano na basta mga petition for habeas corpus
parang priority na aksyonan ng korte. Ilang araw ba ngayon? 12 na ba ngayon? 12. So, may more than 1 week pa ang Korte Suprema na mag-issue ng TRO ba yun? Basta, yung favorable decision ordering ano. So, balikan natin si Atty. Roque yung makatarunganon ba? Is it fair na ikulong mo ang isang tao without due process? Yung kay Doc Lorin Baduy, ala naman yun. Advertisement, meron o wala? Eh, ang focus ni Dr. Baduy, hindi naman yung pera eh. What yung pera, yung sweldo. Immaterial yung sweldo. Dahil alam ko, may kaya sa buhay ni sina Doc Baduy. And by the way, ang husband pala ni Doc Baduy is PME graduate. Hindi ko lang alam kung ano. Hindi ko alam kung anong class. Partusa. Doc Baduy, yeah. PME, yeah. Kaya maraming umaalma ng mga men and women in uniform itong ginawa nila kongreso. Sabi nga ni retired Major General Romeo B. Pukis, yung the most effective, the most fearsome anti-communist advocate o propagandist are Ka Eric and Doc Lorin Baduy, and they are now in jail. So it's the irony, sabi niya. Irony in the communist insurgency campaign of this government, kung sino pa yung lumalaban, sila pa ang ikinukulong. Kaya ako, personally, galit na rin ako sa pangyayaring ito dahil wala akong makitang kagaya ni Doc Baduy and Ka Eric. Yung talagang very passionate sila na tapusin itong communist armed conflict na nagpahirap sa ating bansa for 54 long years. Ngayon, ito pa ang napala nila, nakulong. So, salamat naman sa bumubuhos na suporta. Doc Eric, Doc Baduy and Kai Eric, kung may mapanood nyo man ako, nandito lang kami. Hindi kayo nag-isa sa labang ito. Laban ito ng sambayan ng Pilipino sa mga taong nagmamahal sa kalayaan, sa demokrasya. Ituloy nyo lang po, konting tiis na lang, at nagdarasal po kami para sa inyong kaligtasan. Mabuhay, Doc Baduy and Ka Eric. Ano ang masasabi mo, kababayan, sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.